today's video, mag-harvest tayo ng Chinese mustard. At later, tuturuan ko kayo kung paano ito i-preserve. Hindi ko sinasabing expert ako dito ha, pero isashare ko lang sa inyo kung ano yung processing way na alam ko. At sa mga mahilig magluto dyan, for sure magugustuhan nyo ito. But now, mag-harvest muna tayo. Ito na yung mga in-harvest natin kanina. So una, huhugasan muna siyang mabuti kasi may mga soil at may mga butas kaya pipilian ko pa. After hugasan, kailangan i-drain mabuti or patuyuin mabuti bago natin aasinan. Alam nyo guys, very interesting ang preserved foods ng mga foreigners. Like kimchi, diba? Aminin natin, ang kimchi pinangkilik na talaga natin. Sa Chinese naman or mga Taiwanese, ang preserved foods na gustong-gusto ko is like itong mustard. Pwede rin yung kale at yung radish. Same process lang naman sila. So, for the next videos, abangan nyo yun. Gagawin ko naman yung kale at yung radish. Paano yung processing way ng pagpre-preserve. Ito na yung mustard na inugasan natin kanina. So now, aasinan ko na siya. Alam niyo ba kung bakit mahilig mag-preserve ng mga vegetable ang Chinese? Kasi before sa kanila, pagka winter season, hindi sila makapag-grow ng vegetable. So ang ginagawa nila, kapag ka season ng harvest, maraming gulay, nagpre-preserve sila ng mga gulay na pwede i-preserve para for the next season, for the next winter, meron silang makakain. Asinan ko muna. One more thing, kaya nagpre-preserve sila ng food kasi before wala pang refrigerator, di ba? So, ang way nila ng pag-i-storage ng mga gulay ay pagpre-preserve. Parang ano lang ito eh, parang kimchi lang din, inaasinan. Then mamaya, makikita mo, parang lanta na siya. Medyo pipiga-pigain natin para mas lumabas pa yung tubig ng mustard. Foods ng Chinese. Tumatagal siya ng months. Yung iba hanggang years pa. So talagang nakaka, alam mo yun, interesting. Kasi imagine, gulay, tatagal siya ng months, years. Sa atin kasi parang hindi uso yung ganun eh. Sa atin, pagka kailangan natin ng gulay, yung fresh harvest talaga. Ayan. Damihan lang yung asin. Mas maraming asin, mas matagal mo siyang pwedeng i-stock. Pagka kasi kulang din sa asin, madali siyang masira. Itong ginawa ko, siguro after 3 days, bago siya pwede nang lutuin. Ayan, nakikita niyo may asin na, di ba? Ito ang kailangan, parang pipiga-pigain mo siya. Para maglanta at tumabas yung tubig ng mustard. Ayan lang. Antayin lang natin malanta. Dagdagan ko ng asin. Balikan natin yung mustard na binabad ko. After 4 hours, makikita nyo, lanta na yung dahon niya. Pero look fresh pa rin siya kasi green na green pa rin yung dahon. So, ito pwede
pwede na siyang lutuin bukas, pero mas okay kung waiting ng 3 days para mas fermented yung mustard. So now, i-storage muna natin siya sa chiller. Ilalagay ko siya sa Tupperware. Hindi na kailangan hugasan. So pag magluluto na lang, saka huhugasan. Then yung excess na water, kahit hindi na isama. Ang reason, kaya kahit na hindi hugasan, kasi yung salt is nakakatulong para hindi masira agad yung mustard. So, maybe mastock pa natin siya ng months. Pwede pa siya. Ayan. Makikita nyo, kakaunti na lang yung natira. Kanina ang dami nito, diba? Kung yan ang isama yung excess water, igaan natin. For sure, sobrang alat pa rin ito. Kaya every time na magluluto, ibababad sa water ulit.